debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. Debris ng nawawalang Titanic submersible natagpuan na. Vessel sumabog ayon sa U.S. Coast Guard. 5 pasahero sa Titan tragedy inalala. So, wag natin lang iisipin kung ano yung maganda ngayon. Kailangan tumagal ito. 5.7 trillion pesos 2024 proposed budget inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Infrastructure programs ng pamahalaan dapat tapusin sa oras at ayon sa budget, ayon sa Pangulo. The Philippine National Police Academy has affirmed the dismissal of one second class cadet for honor violation, that is for stealing, another second class cadet for maltreatment. Dalawang kadete ng Philippine National Police Academy inalis sa akademya. 43 iba pa sinuspindi. Lahat ng pwede nilang maging biktima at pinapasok nila gamit yung pagsira sa mga padlock, gamit yung dala nilang bolt cutter. 2 pinaghihinala ang miyembro ng bolt cutter gang na aresto ng Alfonso Cavite Police. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Expenditure Program sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 5.76 trillion pesos. Ang naturang panukalang budget ay isusumite sa Kongreso pagkatapos ng State of the Nation Address ng Pangulo sa Hulyo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Tatawagin ng President's Budget ang ipinanukalang 5.76 trillion pesos para sa National Expenditure Program ng Administrasyon para sa susunod na taon. Ito ay matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ipinaresintang proposed budget sa naganap na full cabinet meeting sa Malacañang kahapon. Mas mataas ng 9.5% ang pondo ng bansa sa 2024 kaysa sa kasalukuyang budget na 5.2 trillion pesos. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, ito ay nakaayon sa Philippine Development Plan ng Administrasyon sa susunod na 6 na taon at 8-point socio-economic agenda. Partikular na tutugunan nito ang naging epekto ng pandemya at inflation. Gayun din ang pagsusulong ng infrastructure projects, pagpapaunlad ng agrikultura at food security. Ayon sa Budget Chief, isusumite ang naturang panukalang budget sa Kongreso pagkatapos ng 2nd State of the Nation Address ng Pangulo sa July 24. Samantala, sa pagdalo ng Pangulo sa founding anniversary ng Department of Public Works and Highways, nanawagan siya sa ahensya na tapusin sa tamang oras at ayon sa budget ang kanilang mga proyekto. So as we celebrate this milestone, it continues to be my hope that everyone in the Department of Public Works will remain steadfast in its mandate as well as stay committed to fulfilling this administration's 8-point socio-economic agenda by committing to construct and finish critical infrastructure projects on time, on schedule, and under budget. Dapat rin anyang ikonsidera ang tibay at itatagal na mga itatayong infrastruktura tulad ng mga tulay upang masulit naman ang ginagastos dito mula sa kaban ng bayan. So, wag natin lang iisipin kung ano yung maganda ngayon. Kailangan tumagal ito. Kasi hindi lang na yun. After 10 years, di natin gigibayin yun. Ang laki-laki ng binayad natin para diyan. So, it has to stay relevant. Well, first of all, it has to physically survive that kind of time period. Dagdag pa nito, ayon kay PBBM, dapat ring planuhin sa mga infra projects kung natutugunan ba nito ang pangangailangan ng mga may kapansanan, buntis at matatanda. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dumarami ang nagsasabing nakitaan ng kahinaan ng kontrobersyal na Maharlika Investment Fund o MIF Bill. Kaya paalala ng isang dating political adviser sa mga senador, hindi dapat pabilisin ang pagpasa ng panukalang batas, kundi dapat tiyakin na may laman at napagdebatihan ito ng masinsinan. Ito ang balita ni Harley Delgado.
So hindi ito usapin ng pabilisan ng aksyon. Usapin nito lang, tama ba? Usapin ito, ano ba yung laman, no? Tila pag-amin ng umano'y kahinaan ng Maharlika Investment Fund o MIF Bill ang hindi pa pagsusumite nito sa Malacanang. Para kay dating Presidential Political Adviser Ronald Llamas, posibleng nakita rin umano ng mga senador na mahihirapang depensahan ng panukala sa Korte Suprema. Anyari? Ito yung nakita rin nila na merong mga kahinaan. May mga kahinaan. Baka hindi nila madepensahan pag umabot sa Korte. In a way, itong delay is a tacit acceptance na may weaknesses yung kanilang piyasa. May 15 nang buksan ang debate sa plenaryo sa pangungunan ng may akda at sponsor ng panukala na si Senator Mark Villar. May 22 nang sinertipikahan bilang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang MIF Bill sa Senado. Isang linggo bago mag-adjourn ang sesyon ng Senado at Kamara. Madaling araw ng May 30 nang isara ang interpelasyon sa plenaryo kung saan hindi na rin pinayagan ang mga miyembro ng minorya na ituloy ang pagtatanong kaugnay ng panukala. Binuksan ang period of amendments hanggang sa ipinasa sa third and final reading pasado alas 2:30 ng madaling araw ng May 31. Tatlong linggo itong nanatili sa Senado para sa pagsasaayos ng Senate Secretariat bago pinirmahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri nitong Miyerkules, June 21. Kaya paalala ng dating Presidential Political Adviser sa mga senador, hindi na lamang ito usapin ng kanilang pagkilos bilang mga mambabatas, kundi dapat may laman o substance ang kanilang mga ipinapasang panukalang batas at matiyak na dumaan ang mga ito sa masusing debate. Ito exactly yung sinasabi natin na hindi na ayos. No? Lalo na may ilang mga senador ayaw ng pagdebatihan, gusto aprubahan na lang. Dapat hindi mo ipahamak yung presidente. Dapat yung pipirma ay hindi siya magiging vulnerable. Baka mapahiya yung presidente. Nauna nang sinabi ni na dating Senate President Vicente Soto III, Franklin Drilon at Senator Aquilino Coco Pimentel na kasalukuyang Senate Minority Leader na ibalik muna sa plenaryo ang MIF Bill para maisaayos. Sa ngayon, wala pang katiyakan kung kailan mapipirmahan ng Kamara ang enrolled bill ng MIF bago may sumite sa palasyo. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May dalawang bagong pangalan na pasok sa Magic 12 ng senatorial survey na inilabas ng Publicus Asia ngayong second quarter ng taon. Nananatili namang nangunguna si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naisuportahan ng mga Pilipino sa 2025 senatorial elections. Ito ang balita ni Janice Ingente. Pumibigyan ng pagkakataon ng Pilipino na pumili ng kanilang mga senador ngayon ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nangunguna pa rin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa napupusuan ng mga Pilipino na ikinukonsiderang kandidato sa pagkasenador para sa 2025 midterm elections. Base sa resulta ng pahayag 2023 second quarter survey ng Publicus Asia na isinagawa noong June 7 to 12 na nilahukan ng 1,500 respondents. 51% sa mga ito ang nagsabi na susuportahan nila ang dating Pangulo kung tatakbo ito sa Senado. Sumunod naman sa pagpipilian si Doc Willie Ong na may 44%. Tandaan po natin, ang Publicus Asia nakuha ang mga pangalan na ito dahil siyempre, ito ay unang-una mga kilala, ito ay mga former politicians o nakapwesto, at ito rin ay dating tumakbo, at ito ay prominente o nananatiling nasa field ng politika. Kaya ito ang lumalabas na nasa top of mind, kumbaga, ng mga Filipino. Samantala, dalawang bagong pangalan naman ang pasok din ngayon sa Magic 12 bilang senador batay sa naturang survey. 44% ang nakuhang boto ni dating Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo. Naungusan ni Tulfo sina Senator Christopher Bongo at Senator Amy Marcos na magkaparehong may 39% votes. Bukod kay Erwin Tulfo, pasok rin sa second quarter senatorial survey si Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez na may 22% votes o nasa top 10 spot. Hindi surprising, kumbaga, kung sa pwede nating sabihin dahil parehong prominent personalities ito. Nasa talagang contender mood, lalo-lalo na si Erwin Tulfo na nasa, kumbaga unang kalahati. Yeah, okay. Unang kalahati.
Samantalang si Lucy Torres Gomez naman, yeah, nasa ikalawang kalahati, na talagang alam naman natin na talagang kilala sila at alam kung anong ginagawa nila. Kaya malamang kasama sila ngayon sa top of mind ng tao. Ayon pa sa principal strategist ng Publicos Asia Incorporated, marahil ay nakikitaan ng mga Pilipino sina Tulfo at Gomez ng katangiang makatutulong para maiangat o maginhawahan ang buhay ng mga Pilipino kung ang mga ito ay makakasama sa Senado. Ang Pilipino, ang sinasabi nila talagang mabigat para sa kanila na nadalahin. At talagang hindi lamang tinitignan, kundi tinititigan ang ekonomiya ng Pilipinas. Mm-hmm. Korupsyon. Yan. Kahirapan. Trabaho. Kung ang Pilipino, tanggap nila ang pagkabababang loob ni Pangulong Marcos, marahil ito ay nakikita rin nila dun sa katangian o ni Lucy. Ni Lucy na... Mm-hmm. Mapagkumbaba at diba at kumbaga humility dahil diba hindi naman siya loud, pero again mas kailangan pang laliman pa kung bakit. Lumabas sa survey na mas marami pa rin sa mga Pinoy ang mas hinahanap ang katangian ng isang naglilingkod sa bayan, ang may pagmamahal sa bansa at sa kapwa Pilipino. Kung saan nakikita rin ito ng mga Pilipino na isa sa katangian ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Habang itinuturing rin ng mga Pilipino na isang matapang na opisyal si VP Sara. Bukod pa sa mapagmahal sa bayan, malasakit sa kapwa at pagiging matapang, nakikitaan rin ang top official ng katangian gaya ng responsable sa tungkulin at pagiging mapagpakumbaba. Janice Enjente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinilaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Eli Remolona bilang bagong governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Papalitan ni Remolona si Felipe Medalla na magtatapos ang termino sa July 2. Si Remolona ay naging professor ng finance at director ng Central Banking sa Asia School of Business sa Kuala Lumpur. Nagsilbi bilang chief representative for Asia and the Pacific sa Bank for International Settlements. Naging consultant din siya ng Asian Development Bank, the International Monetary Fund at World Bank. Inalis na sa akademya ang dalawang kadete ng Philippine National Police Academy. Ayon kay PNPA spokesperson Police Lieutenant Colonel Louis Gonzaga, isa sa mga ito ang sangkot sa pagnanakaw habang isa naman ay damay sa hazing. Ito ang balita ni Leia Ilagan. The Philippine National Police Academy has affirmed the dismissal of one second class cadet for honor violation, that is for stealing, another second class cadet for maltreatment. Pitong kadete na ng Philippine National Police Academy ang inalis sa akademya ngayong taon. Ayon kay PNPA spokesperson Police Colonel Louis Gonzaga, isa sa mga ito ang nasangkot sa pagnanakaw, isa sa pagmamaltrato o hazing, isa naman sa pagsisinungaling, isa ay may honor violation at dalawa ang may academic deficiencies. Bumagsak po sila either in one academic subject or nag-excessive demerits po sila, ma'am. Kasi sa academy, ma'am, mayroong dalawang panuntunan, no? Dalawang sukatan, the academics and then non-academics. Sa academics po, if you fail in one subject, you'll get suspended and turned back to the next lower class. If you fail in two subjects or more, automatically you'll get dismissed. Sinabi pa ni Lieutenant Colonel Gonzaga na bukod sa mga naalis sa akademya, mayroon ding 43 na nasuspinde at na-turn back o bumalik ng isang taon sa mas mababang level. Pag na non-academics, kasama na dyan yung leadership development and character development. May minimaintain lang po, ma'am, na certain number of demerits na pwedeng ma-incur ng isang kadete each semester. Kung mag-excess po sila dyan at mag-excessive demerits, they could be subject for turn back or suspension. Nakukuha aniya ang mga demerits ng mga kadete kapag hindi nila nasusunod ang ipinatutupad na patakaran sa loob ng akademya. Dito, ma'am, lahat pwede kang ma-demeritan eh. Mm. Yung meron kang protruding thread sa damit mo, unshined shoes, unshaved, improper haircut, lahat po ng mga undesirable traits, may karampatan po yung demerits. At kapag nag-excess ka po dun sa
allowable demerits na tinatawag natin, yun po, magiging ground po yan for you to get suspended or turned back to the next lower class man. Mahigpit ang ipinatutupad na disiplina sa loob ng akademya upang masigurong magiging maayos na opisyal ang mga ito ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, and Bureau of Jail Management and Penology sa darating na panahon. This is just a manifestation na talagang seryoso yung ating internal cleansing dito sa PNPA because we believe na dito pa lang sa formational years of them becoming officers in the PNP, na we weed out na po talaga natin dapat yung mga undesirable because we don't want the repeat of what's happening sometimes in the organization right now na kung kailan naging official tsaka po na-involve sa mga kung ano-anong klaseng mga hindi tamang gawain. Ang mga nagtatapos sa PNPA ay otomatiko ng may ranggong lieutenant, taliwas sa mga nagtapos sa criminology school na may ranggo lamang na patrolman. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang sari-sari store sa Cavite ang nilooban kaninang madaling araw. Ngunit agad namang nahuli ng mga pulis ang dalawang sospek. Ito ang balita ni Benedict Samson. Lahat ng pwede nilang maging biktima ay pinapasok nila gamit yung pagsira sa mga padlock, gamit yung dala nilang bolt cutter. Dalawang pinaghihinala ang miyembro ng bolt cutter gang sa Cavite ang naaresto kaninang madaling araw. Hindi na sana mabubuko ang mga sospek kundi dahil sa kanilang motorsiklo na walang plate number. Ayon kay Alfonso Cavite Police Chief, Police Major Romel De Maala, sinita ng nagpapatrolyang pulis ang mga ito sa tapat ng isang tindahan. Nang lapitan, nakita ng mga pulis ang dala nilang bolt cutter. Napansin rin nila na bukas na ang sari-sari store at nang usisain, nadiskubre na ginupit na ang padlock nito at nakahanda na ang mga tatangayang paninda. Tumugma rin umano ang gamit na motorsiklo na dala ng mga sospek sa nakalap na CCTV footage na ibinigay sa Alfonso Cavite Police ng iba pang nabiktima ng mga ito. At base din sa CCTV, yung pangakatawan ng dalawang sospek ay pumapareha sa naaresto natin dalawang sospek. Yung motor na ginamit nila dun sa unang nabiktima ay isang black Honda Wave na merong auxiliary light sa harapan at dun sa likod, walang plate number at yung kanyang box ay may mga tali ng straw. So malaki yung aming hinala na iisa lang itong gumawang suspect dun sa mga naunang insidente. Bukod sa bolt cutter, nakuha rin sa mga naarestong suspect ang isang hand grenade at kalibre 38 baril. Aminado naman ng mga suspect na kaya nila nagagawa ang ganitong pagnanakaw ay dahil sa kanilang bisyo. Pangailangan lang po. Wala kasi ang trabaho. Nagsasabong sir po ako. Yata mga anin po. Diba nga po ng pangailangan lang po. Ang araw-araw. Kinakaya ko lang po. Dahil nga po sa walang-wala. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Alfonso Municipal Police Station ang mga naarestong sospek na maharap sa kasong robbery at illegal possession of firearms and explosive. Nananawagan din ng Alfonso Cavite Police sa iba pang nabiktima ng pagnanakaw na kaagad na makipag-ugnayan sa kanilang opisina. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sagot na ng PhilHealth ang lahat ng dialysis session sa mga pasyenteng may chronic kidney disease. May dagdag na pondo na rin ang ahensya para mas mapaitim pa ang kanilang mga programa. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Ako po ngayon ay nakasalang sa hemodialysis treatment. O yung para pong tube na nandun, yan po yung tinatawag na dialysis. So yun po yung nagsisilbing artificial kidneys namin. Yun po yung naglilinis ng dugo namin. Tapos pumabalik po dito ulit sa fistula. Pabalik po sa amin na malinis na yung dugo. Isa lamang si Reynaldo Abacan Jr. sa mga pasyenteng nangangailangan na sumailalim sa dialysis session 3 beses sa isang linggo. Kailangan malinis ang kanyang dugo dahil hindi na ito kaya ng kanyang mga bato. Dati ay 90 sessions lamang ang covered ng PhilHealth kaya't mauubos agad ito sa buwan pa lang ng Agosto. Ngunit base sa bagong sirkular ng ahensya, ginawa na itong 156 sessions kada taon. Hindi lang umalagambay yung marami nating mga kababayan, no? Lalo na po yung kapo sa budget. Sapagkat covered na po ng PhilHealth, lahat po ng kanilang na standard dialysis requirement para po sa buong taon. Ayon sa PhilHealth,
Pinaglaanan ng Kongreso na dagdag na 21 billion pesos na pondo ang ehensya ngayong taon bilang bahagi ng Universal Health Care Law. Under the General Appropriations Act of 2023, may 21 billion no, na nanggaling po sa PATH or ECSCO na may ta-transfer po sa PhilHealth. At yan po ay una para po sa pagpapaputi ng ating coverage for hemodialysis. Ito na nga po yun, 156 session. Sa ngayon ay naglalabas pa rin ng 300 to 700 pesos ang mga nagpapadialysis bilang copay sa kada sesyon sa kanilang centers na pinagpapagamutan. Ayon sa grupo ng mga dialysis patients sa ngayon ay nilalakad na rin nila na malibre ang iba pa nilang gastusin gaya sa pambili ng gamot, pagpapalaboratorio at pagpapacheck-up. Sa kanilang nila ay hindi sila gaano makapagtrabaho dahil sa kanilang kalagayan. Ray Pilayo, UNT News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghahanap na ng ibang paraan si Health Secretary Ted Herbosa upang solusyunan ang problema sa kakulangan ng nurses sa bansa. Bukas naman ang Professional Regulation Commission sa mga alternatibong hakbang ng DOH. Ito ang balita ni Gladys Suwat. That's already a solution. But I'm trying to find a way na makapasa sila. Pwede rin gawing nursing assistants ang mga nursing graduate na hindi nakapasa sa board exam. Isa ito sa alternatibong hakbang na naisip ni Health Secretary Ted Herbosa upang maipasok sa mga ospital ang mga hindi umabot sa passing grade na itinakda ng Professional Regulation Commission. Ayon kay Secretary Herbosa, bukod sa makakatulong na sila sa pagbibigay ng healthcare, magsisilbi na rin itong training sa kanila. We actually have a nursing assistant which was worked out by our HHRDB, Health Human Resource and Development Bureau. It will be open to nurses who graduated 4 years of college but are still awaiting to pass the exam. So that's the other option. Pinag-iisipan na rin ng Kalihim na siya mismo ang mag-mentor sa ilan sa mga ito para makapasa sa pagsusulit. Ganun paman, hindi pa rin inaalis ng kagawaran ang ideya na posibleng bigyan ng temporary licenses ang mga ito. The PRC says that's the better way, and I have congressman also supporting my idea of helping. So sabi niya madali lang yan, amendment lang sa PRC to allow the Nursing Act to have that. So that's the pathway. But ang sabi niya sa akin, the president has to declare it urgent para gawin ng legislator. Habang tinuturuan ng kagawaran ang mga nursing graduates upang maihanda sa board exam, nananawagan ang DOH sa mga licensed nurses sa bansa, lalo na sa mga kakapasa lamang sa katatapos na nurse board exam na mag-apply upang makatulong at makapagserbisyo at maiwasang mabigatan sa trabaho ang mga kapwa nurses dahil sa kakulangan ng tao. Sinabi naman ng PRC na bukas sila sa anumang mga hakbang upang matulungan ang mga nursing graduate na makakuha ng trabaho. Lahat ng i-implement po na intervention para sa nursing shortage, masusing pag-aaral bago po implement, saka stakeholder consultation. Dagdag pa ni Secretary Herbosa, pabor siya sa pagkakaroon o paglalagay ng return service agreement na kinakailangan munang magserbisyo ng ilang taon sa bansa ang mga licensed nurses bago payagang magtrabaho sa ibang bansa. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaaalagahan. Narito naman ang mga balitang nakalap na UNTV News Global Correspondents na ihahatid ni Kathy Navarro live. Magandang araw sa iyo, Kathy. Kathy, dito sa Pilipinas, isinusulong muli yung panukalang dagdagan yung buwis na ipinapataw sa mga sugary drinks at mga junk food, no? Para ponduhan ang Universal Health Program. Diyan ba sa Vietnam may ganitong polisiya o kaugnay na hakbang upang matulungan ng publikong iwasan din yung consumption ng mga hindi masustansyang pagkain?
Monica, magandang gabi naman dyan sa inyo sa Pilipinas. Naging usapin at pinagdebatihan na rin ang patawan ng karagdagan na multa ang mga sugary drinks simula pa noong 2014 dito sa Vietnam. Ang pangunahing nagsusulong ng excise tax o special consumption tax para sa mga sugary drinks ay ang Ministry of Finance. Subalit, hindi sang-ayon ang Ministry of Trade and Industry maging ang National Institution of Nutrition at iba pang mga sektor dahil sa kadahilan ng una, kailangan munang pag-aralan mabuti at magpresenta ng direktang ebidensya na ang sugary drinks ay maaring magdulot ng obesity o iba pang sakit tulad ng diabetes. At ang isa pa, kailangan balansehin ang polisiya na magiging patas sa gobyerno, consumer, producer at ikonsidera din na bumabangon pa lang ang ekonomiya mula sa pandemya. Kaya hanggang ngayon, walang konkretong napagkasunduan tungkol sa excise tax on sugary drinks. Sa ngayon, para sa alcohol and beer pa lamang ang may excise tax mula 35% to 65%. Monica? Alright. Sige, Kathy, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Natagpuan ng mga rescuer ang debris na sumabog sa Titanic submersible. Walang nakaligtas sa 5 pasahero ng vessel, samantala mahaharap sa potential lawsuits ng mga pamilya ng biktima ang may-ari ng vessel, kahit may liability waivers na pinirmahan ang mga pasahero. Ito ang balita ni Auraline Quijano. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. On behalf of the United States Coast Guard and the entire Unified Command, I offer my deepest condolences to the families. Natagpuan ang pira-piraso ng Titan submersible kasunod ng isang catastrophic implosion o matinding pagsabog ayon sa US Coast Guard. Pagkatapos ito ng 5 araw na multinational search sa kontrobersyal na vessel, nadiskubre ang debris fueled mula sa submersible Titan sa pamamagitan ng isang robotic diving vehicle ng isang Canadian ship Webes ng umaga June 22. Nakita ito sa seabed na nasa 488 meters ang layo sa bow o unahan ng lumubog na barkong Titanic. 4 na kilometro rin ang lalim nito mula sa surface ng remote na bahagi ng North Atlantic Ocean. Noong Linggo ng umaga, June 18, nang mawala ng contact sa Titan, pagmamay-ari ng US-based company Ocean Gate Expeditions. Batay sa US Navy, nakadetect ito ng implosion noise ilang sandali matapos na mawala ng komunikasyon sa Titan. 5 major fragments naman ng Titan ang nakita sa debris field, ang mga nalabi sa nagkawatak-watak na vessel. Ayon sa US Coast Guard, consistent ang debris sa sinapit na catastrophic implosion o matinding pagsabog. Tumutukoy ang catastrophic implosion sa pagpalya ng isang vessel bunsod ng napakatinding internal pressure, dahilan ng biglaan at malakas na pagsabog. Walang binanggit ang mga otoridad kung mayroong nakitang labi ng tao. Samantala, bumuhos naman ang tribute sa 5 taong pumanaw bunsod ng trahedya. Kinilala ang mga itong sina Hamish Harding, 58 years old at isang British billionaire, Pakistani businessman na si Shahzada Dawood, 48 taong gulang, at anak nitong si Suleiman Dawood, 19 na taong gulang. Ang French diver at Navy veteran na si Paul Henry Narjolet, 77 years old, at si Stockton Rush, ang 61-year-old founder at chief executive officer ng Ocean Gate Expeditions, na nagsilbiring pilot ng Titan. Nagdadalamhati ang mga pamilya ng mga ito kasabay ng pagkilala sa kanilang exploration endeavors. Hindi naman protektado ng liability waivers ang Ocean Gate at posible pa rin itong maharap sa patong-patong ng mga kaso ayon sa legal experts. Pumirma ng waivers ang mga pasahero ng Titan submersible bago ang ekspedisyon.
lalo na kung mayroong katibayan na matinding kapabayaan o panganib na nakaakibat sa vessel na hindi inihayag sa mga pasahero. Nagbayad ang bawat pasahero ng hanggang $250,000 o 13.9 million sa pesos para makapaglakbay ng mahigit 12,000 talampakan sa ilalim ng dagat. Oralyn Quijano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasugatan ang ilang concert goers sa Colorado, USA dahil sa hailstorm. Hindi pa naman nag-uumpisa, kinansela na ang isang concert na nakatakda sanang isagawa sa Red Rock Amphitheater malapit sa Denver. Batay sa West Metro Fire Rescue Department, nasa 90 tao ang binigyan ng lunas matapos magtamo ng non-life-threatening injuries gaya ng baling buto at hiwa. Aabot sa $1.3 billion ang kaso ng diabetes sa buong mundo batay sa pagtaya ng isang pag-aaral. Inaasahang tataas ang kaso ng sakit sa bawat bansa at bawat age group. Ito ang balita. Mahigit sa doble ang itataas sa bilang ng mga adult na may diabetes sa buong mundo sa taong 2050. Batay sa bagong research na inilathala sa Lancet Journal, sa tinatayang 529 million na mga taong nabubuhay ngayon na may diabetes, lolobo ang bilang sa 1.3 billion pagkatapos ng kulang tatlong dekada. Bawat bansa makakakita ng pagtaas sa bilang ng mga may diabetes, dagdag pa ng pag-aaral. Isa ang diabetes sa 10 pangunahing sanhi ng kamatayan at disability ng mga tao. Inuugnay naman sa mahigit na kalahati ng mga nasawi at nagkaroon ng kapansanan dahil sa diabetes ang high body mass index na isang indikasyon ng pagkakaroon ng sobra sa timbang ng isang tao. Iba pang kakaapekto ay ang hindi akmang diet, kakulangan sa pag-ehersisyo, paninigarilyo at pag-inom ng alak. Samantala, tinataya rin ng pag-aaral na 3/4 ng mga may diabetes ay nasa low at middle income countries sa taong 2045. Gayunman, sa isang bukod na pag-aaral sa mayayamang bansa tulad ng Estados Unidos, halos 1.5 times na mas mataas naman ang antas ng diabetes sa minorities gaya ng Black, Hispanic, Asian o Native Americans. Naghamunan sa social media ang dalawa na world's high-profile tech billionaires na sina Elon Musk at Mark Zuckerberg. Matapos mag-tweet na handa siya sa isang cage fight laban kay Zuckerberg, sagot ng Meta CEO, sabihin agad nito kung saan ang lokasyon. Hindi naman dito nagtapos ang sagutan ng dalawa. Nag-ugat ito sa ulat na maglalabas ang Meta ng isang Twitter competitor na posibleng tawaging Threads. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Vietnam, ako si Cathy Navarro. Magandang gabi. Nasagip ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang 11 individual na posibleng biktima ng human trafficking. Sa ulat ng Immigration papuntang Dubai, ang mga ito at dumaan sa Mactan Cebu International Airport. Ito sa mga ito ay babae habang 4 naman ang lalaki. Dagdag pa ng BI, naging kaduda-duda ang pag-alis ng mga ito sa bansa dahil ang ilan sa kanila ay una nang na-offload o hindi napayagang bumiyahe. Na-turnover na sila sa Interagency Task Force Against Human Trafficking o IACAT. Paalala naman ng kawanihan sa ating mga kababayan na gustong pumunta o magtrabaho abroad na tiyaking dumaan sa tamang proseso at may mga dokumento. Dagdag kaalaman po. Nabalitaan natin na nangyari sa 5 tao no, na sakay ng Titan submersible at napabalita na nasawi na po ang mga ito. Ano-ano ba ang pwedeng mangyari sa isang taong lulusong sa napakalalim na bahagi ng dagat? Alam niyo po, ang Titanic ay tinatayang nasa 12,500 feet sa ilalim ng dagat. Yan po
ay siyam na Empire State Building ang taas. At lubang delikadong pagsisid sa ganung kalalim na bahagi ng dagat. Narito po ang mga pwedeng mangyari. Una, increased pressure. Alam niyo po ba na 525 times greater na pressure kumpara sa sea level ang mararanasan sa lalim na 12,500 feet? At mayroong physiological effects ito sa ating katawan. Isa pa, high risk of decompression sickness. Maaari po ito magdulot ng joint pain, pagkahilo, hanggang sa severe neurological complications na pwedeng ikamatay ng tao. Isa pa, oxygen toxicity. Sa ganung kalalim na lugar, meron pong special na oxygen na ginagamit pag ikaw ay sisisit. At long exposure po dito, pwedeng mauwi sa seizures, convulsions at ibang effect sa nervous system. Isa pa, extreme cold. Sa 12,500 feet, ang temperature ay near freezing na pwedeng magdulot ng hypothermia at kailangan po ng special equipment to maintain body temperature. Isa pa, limited visibility and darkness. Alam niyo po, hindi na kayang abutin ng liwanag ng araw ang ganun kalalim na bahagi ng dagat at very challenging ang ganun kadilim na lugar. Isa pa, kailangan ng equipment and technical dyan po sa mga lugar na yan. Nangangailangan ng special na gamit sa pagdive sa ganun kalalim na kayang mag-withstand ng immense pressure. At alam niyo po ba, iilan lamang na submersible ang may kakayanang makasisid sa 12,500 feet na lalim. Kayo po, kung maiimbitahan kayo sumisid at sasakay sa isang special na submersible, sasama ka ba? Sana may natutunan po kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Tuwa yung mga cameraman natin dito ngayon. Oo, may bisita tayo. Eh. Nakakatuwa. May kausi tayo. At hindi lang kausi. Mm-hmm. Ka-global correspondent pa natin. Yun. Oo yan. Nga. Ano nga ako eh. Ang pangalan nito. Si Mariel. Oo, nawala ako sa timing kasi napasabak ako sa kwentuhan kasama si Mariel. Mahaba kagad na pinagkwentuhan nyo. Welcome kay Mariel. Maganda siguro pabasahin natin ang mga comment ng ating mga... Bakit hindi? Ng mga kausi sa Pinoy. Mariel, please naman. Ay, ano, ka, galing to Australia to si Mariel eh. Galing. Oh, fresh na fresh to, ha? Si Mariel Latosa po ang ating, isa sa ating mga global correspondent mula sa Australia. At nandiyan din si Marvin. Sa Marvin, halika dito, halika. Marvin, Delphine, nandito yan. Kadarating lang din. Oh, wow. Kapababala ng eroplano niyan. Halika dito, Marvin, halika. May tanong ako sa inyo. Yeah, unang tanong. Dito muna kayo. Diba? Mga fresh yan. Oh, welcome, Marvin and Mariel. Unang tanong, nagtatagalog naman kayo, no? Okay, good. Hindi tayo mapapasabak sa English. Babasahin niyo ngayon yung mga comments ng ating mga kausisyerong Pinoy. Sige, umpisa na natin. Nasaan? Mamaya pa na, mamaya pa. Medyo nangiinginig yung prompter operator natin. Medyo. Sige, kumusta naman ang biyahe nyo, mga kids yun, no? mga kabataan ito. Mm. Kumusta, Mariel, and ano? Kailan kayo huli umuwi ng Pilipinas, if I may ask? 11 years ago. 11 years? Wow. Siguro, ano, ilang taong ka pa lang nun? Nasa 15 po. Oh, lapit. Pera mo daw muna. 15 years. 15 years old ka. Tapos 11 years ago yun. Ikaw naman. Tagal ah. Palit. Around 7 years ago po. Mm-hmm. 15 years old naman po ako during that time. Parehas kayong 15 years old na umalis sa Philippines. Ba't ba kayo nauwi? Ano po, may special event Mike. Special? May special event po sa pamilya po ng Latosas na dadalo po kami sa... Aabay ka? Wedding po. Ay, hindi ba? dadalo. Bisita. Guest. Yeah, special guest. So may special occasion pala sila, Mariel, kaya napauwi dito sa Pilipinas. So hanggang kailan kayo dito sa Pilipinas?
Hanggang July 11. Oh, tama-tama. Mag-IAB kayo, tsaka mag-Y News kayo, ha? Sabi ko nga, eh, paano ba kung, kasi hanggang July lang sila, di ba? Sabi ko, paano kung imbitahan namin kayo na mag-stay ng mas matagal? Pag-iisipan naman daw nila yan. Oo. Yeah. So, yan, bumati rin kayo sa ating mga, ano. Yung mga, shoutout yung mga taga-Australia, mga kilala natin to. Maraming nanonood sa inyo kapag global segment tayo. Oo, go ahead. Sige, Marvin. Binabati ko po yung lahat ng nasa Perth, Australia po. Ang aking tatay na naiwan po dahil po sa kanyang health condition. Ayun po, miss na miss na po namin ikaw, Papa. At yung mga nasa lokal po ng Perth, Australia. At yun po. Binabati ko po kayo at para di ko na po kayo mas bata mukha nito sa pagka-personal eh. Oo nga. Actually, pag nasa, siya sa monitor. Pag nasa monitor, mature. Medyo matured na siya. Oo. Pero mas bata pa rin. Parang kids nga itong mga ito eh. Oo nga, nakakatuwa. Ah, si Maria. Pero ang ganda rin ng rehistro. Correct. Mga future natin yan dito. Sige, ikaw naman, Mariel. Shoutout mo na yung mga ano natin. Ayan po, binabati ko po lahat ng mga taga-Perth, Australia, and lahat po ng mga nasa Australia. Lahat po ng aming friends, family, acquaintances, lahat po ng kakilala namin dyan. Magandang hapon sa inyo dyan sa Australia. Walang make-up yun. Alam mo, naka-ano eh. Talaga naman. O, pwede na? O, sige na. Kayo na mag-intro ng ating mga kauserong Pinoy. Batiin niyo muna yung ating mga kausi. Sige. Ayan, binabati po namin lahat ng mga ating mga kausisero, ayan po. So, inalis na Kadete PNPA David Jr. Salvador. Kadete pa lang, marunong nang magnakaw at magsinungaling. Paano na kung isa na tong tunay na polis? Yan. Ang kinomentaryahan niya yung tungkol doon sa mga kadete ng PNPA. Oo. Oh, yung topic na yan. Ikaw naman, Marvy, anong kukomentaryahan ni Linda Tavas? Ayan. Sa PhilHealth, Linda Tavas. Basta wag nang tataasan ang contribution ng mga PhilHealth OFW members. Kasi kung member na yung mister, wag na si Mrs. Ayan. Eh, paano ako magkasakit si Mrs.? Ay, kasama pala yun, no? Parang beneficiary ka. Pagkaba si mister ay member ng PhilHealth. Pag nagkasakit si Mrs., pwedeng sakop niya na yun. Kasi na medyo, buti nga hindi tayo na-hospital eh, maganda dun, diba? Huwag natin pangarapin na gamitin natin yung PhilHealth, dapat? Dapat ang pangarapin natin, huwag natin gagamitin yun. Sana talaga. Kaya mo na ibang gumamit. Oo, kung kailangan nila. Kung kailangan lang. Okay kung lang kailangan. Yun na hindi nyo ma-maximize yung hulog ninyo. Ibig sabihin nun, hindi kayo nagkakasakit. Kasi yung iba nang ihinayang. Naku, huwag kayong maghinayang. Hindi po. Kasi kung bawa, nagkasakit ka naman, magagamit mo naman talaga yung nahihulog mo. Yan. Ano pa ba? Oh, basta siya. Ako, ang saya ng newsroom. Ang ganda ng yung mga editor natin din na nag-edit ng Y News. Oh, ang saya sa dito kay Maril sa akin ni Marvy. Dahil sa inyo, palagi nga kayong dumalaw. Ang buhay-buhay ng ating studio kapag nandito si Rolibin, buhay na buhay si Rolibin, si Clarence. Oh, di ba? Oh, ito meron nata kayong gusto pang batian, tama ba? Mga kausin natin. Ayan, happy weekend sa mga bagong kausin natin na sina at MJ Ba at Catherine Sullivan. Yeah. Ay, ano, Marvy? Sulitin na natin. Si, ayan, Goiva J. Mark at Jose Manalak. Yan. O, okay. Sulitin na natin. Hindi man babawasan ang sweldo ni Monica. Huwag naman. Sige. I-inom natin yung mga, baka ma-miss nila yung mga episode ng Ito Ang Balita. Sige, Marvy, ikaw na bahala dyan sa mga kasangbahay natin na yan. Sige. Yan, go! Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din sa aming Facebook account at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Yan. Maraming salamat sa inyong dalawa. Nakakatuwa. Sana hindi ito muli. Oo, sana makadaan kayo ulit dito. I-schedule na natin sila sa pag-newscast natin. Bakit hindi natin gawin yung minsan, yung global natin, na live sila sa studio dito nila? Ganun na ganun nga. Ayun ba talaga ang gagawin natin? Ay, magkikita-kita pa pala tayo at abangan ninyo ang mga kasambay kasi makasama natin siya live. Yeah, nagmi-meet talaga ang minds natin pagkasa ka ganyan. Ayan. Yeah. Sige, maraming salamat. Salamat sa inyo, ha? At Mariel. At sinagip nyo kami, ha?
At narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma 2:23 na nagsasabi, "Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway, sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Diyos." Naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahan ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po. Happy weekend!